natin maglinis ng sapatos. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ako naglilinis ng sapatos. So, mag-start na po tayo. So, ang una muna po natin gagawin, tatanggalin muna natin kung sintas ng sapatos. Then, ibababad natin to sa detergent din. May kasamang toothpaste. Kung mapapansin niyo, habang sinasabon ko siya, parang punas lang. Hindi ko siya talaga nilulublob sa mismong tubig. Ginagawa ko punas lang habang sinasabon. And then yung banlaw ko, punas lang din na yung wet towel, yun ang punas lang din ang ginagawa ko. Kasi sabi nila, mas madali daw masira yung sapatos kapag binababad siya sa tubig. Nasisira yung mismong loob niya. Kasi may... Pero pwede naman yata, napanood ko na pwede naman tanggalin yung part na to. So then pwede mo na siyang buong laban. Ako mapapansin niyo, hindi pa siya sobrang linis. So, gagamitan na natin siya ng toothpaste. So, bang gamitin nyo pong toothpaste, yung white, pero depende naman po sa inyo, pwede naman gumamit ng may kulay na toothpaste kasi hindi naman daw talaga siya kumukulay sa sapatos. Pero, kung mapapansin nyo, soft lang ang gamitin nyo na toothbrush, old na toothbrush, soft lang, para hindi mag-misnis yung mismong sapatos nyo. So, ingat na ingat tayo sa sapatos natin. Yun po, bali, mag-start na po tayo. Papakita ko lang sa inyo yung kung paano ko siya nilalagyan sa, ng toothpaste. So, mag-apply na po tayo ng toothpaste dun sa sapatos. Bali, parang normal lang din. Maglagay kayo ng toothpaste dito sa toothbrush. Ayan. Then, mag-start tayo maglagay dito sa gilid. Kasi so, makikita nyo na sobrang dumi na. Parang, scrub nyo lang din siya na ganyan. Ganyan. And parang naglilinis lang din kayo ulit ng sapatos. So, parang gentle lang kasi para hindi masyadong mag-misnis yung sapatos natin. Maglagay ng toothpaste dito sa buong sapatos. Ang gagawin lang po natin, maghintay tayo ng 15 minutes saka natin siya babandawan ng basang-basahan. So, babandawan natin siya after 15 minutes. So, yun po. Bali, habang hinintay po natin yung sapatos, bali, pwede na natin, kanina po binabad na natin itong sintas, pwede na rin natin siyang laban na, parang pwede na rin natin siyang kusutin. After po na kusutin natin itong sintas, pwede na po natin itong bandawan. A few minutes later. Bali po, tapos na yung 15 minutes, babandawan, tatanggalin na natin yung toothpaste dun sa sapatos. Yun. Bali, hindi pa tayo tapos na magpunas dito sa sapatos gamit tong basang-basahan kasi gusto ko pa rin na linisin talaga siyang mabuti. So yun, para medyo nangawit ako dun sa loob kaya dito na lang muna ako sa labas para malinis ko siyang mabuti. Kung yung mga iba po talaga kasi parang hindi na siya natatanggal kasi parang
A few minutes later. Tapos na po natin siyang linisin. Yan, na, medyo pumuti-puti na rin siya. Ngayon, next po natin gagawin, maglalagay ng tissue. Ibabalot natin siya sa tissue para, nakakatulong daw ang tissue para hindi magdilaw yung sapatos natin kapag ka natuyo. And then, ang igagawin ko po pala, ibabasahin ko yung tissue saka ko siya ibabalot. Yes, ganito po ang itsura niya kapag binalutan natin siya ng tissue. After po na to, papatuyin natin siya sa labas pero hindi siya direct dun sa sun kasi nakakalutong daw ng sapatos kapag nakakabila dun sa araw. So, pag lumulutong yung sapatos, din madali siyang masira daw kapag nakatapat sa araw. So, gagawin natin, papahangin na lang natin siya sa labas. Hintayin natin na matuyo yung tissue, then tatanggalin na natin siya. Many hours later. Yes, tapos na po tayo maglinis ng sapatos. Kaya lang hindi siya ganun ka-perfect kasi mapapansin niyo po dito, medyo marumi pa rin siya. Pero parang hindi na yata siya natatanggal yung dumi na to. Pero kapag nilagyan naman ng sintas dito, hindi na siya halata, hindi na siya masyado makikita. At dito po sa pinaka, ayan dito, at may konti siyang yellow. Pero pagka hindi naman siya ganun kalata kasi konti lang naman siya. At sa Converse naman po, kapag marumi siya ng konti, mas dun ko po siya naging asik. Kaya sa akin po, okay lang yung pinaka naging outcome ng paglilinis natin ngayon. And then, sana po nakatulong ako sa kahit pa paano doon sa paglilinis niyo po sa mga sapatos niyo na white shoes. And then, please comment below po kapag may gusto kayong i-share sa akin na sa paglilinis ng sapatos po. And then, thank you po sa panonood. And then please subscribe po. Thank you po. Bye-bye po.